Sinapat na ng kulungan si dating Major General Jovito Palparan mula Bulacan Provincial Jail papuntang Philippine Army Custodial Center. Napagdesisyona ng korte na malaking security threat si Palparan sa kapwa niya bilanggo nagpapatrol Doris Bigornia. Halos mag-iisang buwan pa lang sa Bulacan Provincial Jail si retired Major General Jovito Palparan, akusado sa pagdukot sa UP student na sina Karen Empeño at Sherlyn Kadapan. Pangamba ni Palparan, sa dami ng kanyang mga kaaway, mapapatay siya sa loob ng piitan. Pati mga kaanak na mga kakosa ng dating general at congressman, takot madamay ang kanilang mga pamilyang nasa loob. Hindi rin tiyak ang provincial jail warden at ang mga pulis sa seguridad ni Palparan. Kaya nagdesisyon si Judge Teodora Gonzalez ng Branch 14 na ilipat agad si Palparan sa Philippine Army Custodial Center. Palparan! Ilabas muna sila Karen at Sherlyn. Nanlumo at hindi napigilan ni Mrs. Connie Empeño, nanay ni Karen, na sigawan si Palparan. Mamamatay ka rin eh! Pare-pareho tayong may katapusan, pero yung anak namin ilabas nyo! Sa desisyon ni Judge Gonzalez, isinaalang-alang niya ang interes ng mas maraming taong apektado sa patuloy na banta sa buhay ni Palparan. Bukod sa mga inmates at kaanak ng mga ito, nais ng korte na maalis ang pangamba ng mga taong nagtatrabaho sa paligid ng provincial jail. Matinding pagkadismaya ang nadama ng prosekusyon. He's just coming home, as we've been telling all along, no? He's going to be babysitted there. He's going to have a party tonight, and they're going to be very merry. Dagdag pa ni Ulalia, isinantabi ng judge ang dagdag gastos at mas delikadong paghatid at sundo kay Palparan mula sa Army Custodial Center papuntang Malolos RTC at pabalik sa Taguig kapag araw ng hearing. It has just proved again, once again, that the system doesn't really work for the victims, for the survivors, for the mothers, for the human rights defenders. Panalo naman ang pakiramdam ng kampo ni Palparan. Medyo matipid ngayon kanyang ngiti noon eh. Pero ngayon mukhang abutingan eh. Susubok na umapila muli ang kampo ng prosekusyon na ilipat si Palparan sa Camp Bagong Diwa. Itinakda ang pagdinig sa September 29. Doris Bigornia, ABS-CBN News.